Hi everyone, for this interview, I have with me a future model who was crowned Mr. sa Filipinas Lipa 2023. Please welcome Allen Lina. Hi, Allen. Kumusta, Hello po, sir. Allen? Good It's afternoon po. 3 p.m. in the afternoon, ha? Dapat, ano Yes. ito? Dapat medyo nagpapahinga to. But still, nagpa-unlock siya na magpa-interview dito para sa ating YouTube interviews. So, Allen, may napansin ako sa'yo, matangkad ka, no? You're tall. Anong height mo talaga officially? My official height po is listed as 6'1". Tangkad, lanky. Yes. Lanky, maganda yung measurements and everything. Bago ka pumasok sa pageantry, kasi parang sa nakita ko sa'yo, even sa social media mo, puro pageantry, di ba? Naging member ka ba ng isang sports team sa school? Actually, sir, I've never tried to be part of the varsity, sir, but I've joined some sports, especially swimming and basketball po here in barangay and sometimes in school po, but like in terms po like that, I've joined some sports teams but Pero not officially varsities. Hindi ka na recruit kasi outstanding ang height eh, 6'1". Actually, sir, a school offered me mag-varsity tapos scholarship po at BSU when I was in first year college because they said that yun nga po, matangkad, parang may advantage po, especially in sports. Ayun. Anyway, nakita ko din sa social media mo, no, na siyempre may napanalo ng titulo dyan sa Lipa. Recently lang, di Yes ba? po. Meron ka pa bang ibang sinalihang ibang pageant bago yon? Kasi Actually, sir, I've joined. pag-uusapan natin na hiwalay yon. Hi, sir. Actually, I've joined one pageant before the Misters po. It's a school pageant po in Lipa City Colleges where I've won as second runner-up, I believe. I think I remember second runner-up po. Sa school yon, second runner-up. Yes po, school pageant. Ngayon, sumali ka at nanalo bilang Mister sa Pilipinas Lipa. Yes po. Nitong taon lang at nirepresent mo nga ang Lipa sa Mister sa Pilipinas, di ba? Yes po. Bakit mo naisipang sumali sa nasabing pageant? Actually, sir, when I was before my pageant career started po,
Some designers in Lipa City already saw me as a potential model, and they've invited me for their fashion shows. And so one director of the pageant, who is Sir Ken, asked me to join the Mistress, first ever Mistress of Filipinas Lipa City here po. And then, yeah, he got me a handler po, and it started from there po. Actually, from inspirations lang din po. And yun, parang inudyo ka na po kung mag... total po, model and has a good height, has a good face, and is also intelligent. Somehow intelligent. Ayun po, sinabak po ako sa pageant. Pero imagine, di ba, top title ka agad, Mister of Filipinas Lipa City. Yes po. Inisip mo bang mananalo ka? Nung ginagawa nyo yung pageant, no? Yung lahat ng activities, lahat, hanggang nag-final night. Inisip mo ba na mananalo ka? Actually, sir, to be honest, siguro mga 70%, 60% rather na medyo sure po ako na at least top 5 because, first of all, I've checked the backgrounds of my co-candidates po and the criteria of the pageant. I saw po some of my candidates were, I'm not the tallest po actually. Ah, meron pa ba? Meron pa bang taller Yes sa'yo? po. Okay. Actually, halos same height po kami pero ramdam ko po mas takot sa akin ng konti lang, gano'n. It's Jake po. And then, I'm not the smartest. I'm not the best good look. I'm not the most attractive. I'm not the most well-dressed or has the most social media. But I think that sinabi ko po sa sarili ko nun is makapasok lang po ako ng top 5 or top 8. Pahawakin lang po ako ng mic. Sabi ko, kaya ko to ilaban eh. Kaya ko to dalhin dun sa But ano eh. I think ano, Allen, no? I think it was destiny for you to win, whether you were not confident enough or confident enough. I think it was your destiny to win. 'Di ba? Yun yun eh. Ganun naman talaga yun. Yes Whether po, sabi nga rin. you thought na hindi ka hanggang top 5 ka lang or may mas magaling sa iyo, but if it's your destiny, yun talaga mangyayari yun, Allen. 'Di ba? Ganun lang Yes naman. po. Ganun lang 'yon, 'di ba? Ganun lang 'yon. Anyway, Tama po. since ikaw ang naging kinatawan ng Lipa sa Mistress of Filipinas 2023. Sorry, akala ko 2024. Magre-represent ka. Nag-represent ka na pala noong 2023. Ano ang mga Yes po. paghahandang ginawa mo for the national finals? Actually po, nung since it's a franchise base po yung Lipa City, kami po yung last na naantay bago mag-kickstart yung official national pageant. So, kakapanalo ko lang po, then siguro less than a month to prepare for the nationals. So, ang ginawa ko po nun is, first of all po, actually after ko po manalo is hindi ko na po agad naasikaso yung pag-post or pagsunod po dun sa mga sponsors. Inuna ko po agad mag-gym, mag-diet, mag-fitting na po agad ng national costume. And actually, extreme diet po yung ginawa ko nun eh, para lang po makahabol sa mga kakandidates ko po nung sa nationals. Medyo na-pressure po ako nun eh. Pero nagawa na naman po ng para. And also Pero Q&A trainings po. Allen, I think it's working to your advantage. Kasi after tapos ka na naman sa national eh, di ba? Hindi mo na kailangan pagandaan pa magpaano. But I think your weight and your measurements are good for modeling already. Okay? Yung nakita ko doon sa Puerto Princesa, your measurements and your weight are good for modeling. So, i-maintain mo na lang yan, Allen. Nakidausap Yes, na sir. naman kita tungkol niya sa mga bagay na yan. One day, mag-uusap tayo tungkol sa career, no? Sa modeling career. Oh, let's talk. Yes, thank you, sir. Anyway, kung kunwari, isa ako sa mga judges, no? Sa isang pageant, nakasali ka. Paano mo ako maihikayat na papanalunin ka? Siguro, sir, I would like to somehow magpapansin po. Siguro, ay not before preliminaries, I think photoshoots. If andun po kayo, I'll try to meet you in person po to get for you to acknowledge, alamin po yung personality ko, yung advantages ko po, yung pakikisama ko po sa tao. And of course, number one po is likability po.
I'll make sure po na at least magustuhan niyo po ako, hindi po ako yung medyo mayabang or mataas na tingin sa sarili or yung pa-late-late sa mga call times. I think I would do my best po for you to like me on that part Nakatrabaho mo naman. na ako. Alam mo naman ang call time sa akin. Yes. Importante ang call time sa akin. So Super anyway, po. sabi ko nga kanina, sa height mo at sa tamang measurements na meron ka, pwede ka talagang maging modelo. Kasama ba sa plano mo ang pagmamodelo sa future? Actually po, sir, it's very... Siguro 30% po naisip ko na pwede ako mag-modeling. Eh. Like, may height naman ako. I have the face naman. Pero ang pinili ko po kasing course is criminology. Criminology, oh. Graduate ka na, So, di ba? Graduate ka na yes ng po. criminology, oh. Yes po. Board So, sabi ko passer po, ka na? Board passer ka na may ba? po, still reviewing pa lang po. Ah, Nag-review pa lang po for the underboard course. ka pa, underboard. Yes po, yes. Well, good So, naisip luck, ko no? po. Oh. Yeah. Thank you po, thank you. So, yung po, naisip ko, title criminology po ako. Nag-officer po ako, which is training siya. Parang binababad kami sa initan. Parang nagja-jogging. Super. Halos nangingitim na po kami. Sabi ko, mahirap pag-modeling kapag ganitong parang pinapahirapan kami. Parang ang hirap i-maintain ng physical. Yung physical po, kaya. Pero yung, parang hygiene bang hirap na maghabol eh. Ay, hindi naman hygiene. Parang yung pag-brighten up o pag-glow. So sabi ko, parang may napag-modeling kapag ang course ay criminal. Sabi ko, siguro try ko na subukan. At least wala po akong what ifs. And ayun po, nagkataon is pinagbigyan po ako ng God na yun nga. Mag-try ka ng pageant, mag-modeling ka, kaya mo naman kahit criminology. Patunayan mo, kaya mag-model ng isang criminology. Sa Ayun ganyang po. mindset na meron ka, sa ganyang mindset na meron ka, meron ka bang iniidolong modelo, local man or international? Actually, sir, I have puro po local models because last year po, I was there in the Mistress of Filipinas 2022. Nanood po ako noon and I saw, I think, may sigurong dahilan din po kung bakit ako nag-pageant is I saw James Reggie Vidal po, the previous winner of Mistress 2022. Sabi ko, nakita ko po siya nung lumaban siya is medyo pa, super payat niya po. He has the height. He has, actually, mas marami pong mas maganda katawan. Aminado rin po siya doon. Mas marami daw po mas matalino sa kanya. But then he still outclassed them all po when it comes to the competition na po. Sabi ko, siguro nga kaya ko rin na ganun. At least, as in, ganaya ko po siya halos nung laban ko po sa Lipa. Marami po akong tinik na inspirations na galing po sa kanya, actually. Yun. Anyway, Allen, paano mo nakikita yung sarili mo 10 years from now? Graduate ka na, di ba? Na-try mo ng pageantry, na-try mo na rin ng modeling. Looking forward, 2033, sino na si Allen Lina? I think, sir, hopefully, is maging bumbero po ako sa hinaharap. Ayun ba yung reason mo? Ba't ka nag-criminology o hindi ka magpupulis? Hindi po mapupulis, sir. Eh. Mas bet ko po maging rescuer instead of a law enforcer po. Fireman. Yes po. Naku, eh, mas ano yan sa mga abroad. Sa abroad, malakas yan. Parang Wala po eh. parang iiwanan mo kami dito sa Pilipinas. Hindi na po. Dito pa ka magsisilbi sa bansa ko natin, for sure. Anyway, Allen, ano naman mabibigay mong advice sa kapwa mo kabataan na nais din pasukin ng pageantry at modeling? Anong magandang advice? I think the number one advice po na mabibigay ko sa kabataan po is even though may mga nagsasabi po na hindi bagay sa iyo to, hindi para sa iyo yan, hindi kagandahan ng katawan mo. If you want to pursue modeling, lahat po kaya as long as you can have the good mindset to willing to change yourself for the better physically, emotionally, mentally. And as long as kung may mga bashers man po, kung may kasi for sure meron po magsisimula dyan na ano eh, na definitely, magsasalita, na alam gano'n. mo naman sila, nandyan sila. Nandyan po lagi sila. So, if I were, advice ko lang po is change your perspective na lang.
and take those negative as lessons or inspirations for you to build yourself more. Yun lang po. Yun, sa mga sinalihan mong pageants at fashion shows, ano naman ang masasabi mo? Since nandyan ka na eh, nandyan ka na sa mundong yan. Ano naman ang masasabi mo sa ginagalawan mo ngayon sa pageantry at saka sa modeling? Actually, sir, super overwhelming po yung feeling. Kasi lalo't kakastart ko lang po nung college. And then ngayon, nakabot po ng national pageant, which is my second pageant. Super overwhelming po and super thankful po sa opportunities. Kasi isipin niyo po, ako po itagali pa lang. And then nakaranas po pumunta ng Cebu, ng Palawan, sir. So super happy po. Nang sabi ko, parang hindi ko maranasan makapunta doon. Pero dahil lang sa pagmo-modeling, I have the chance to travel po, which is very memorable po para sa akin. Ngayon na experience mo yung perks, no? Yun yung Yeah. perks talaga. Yun ang perks ng ano. Marami pa yan, Yes. Allen. Pag-usap na lang tayo kasi I have many things to tell you. But for now, maraming salamat sa pagpapaunlak sa Thank you po, interview na sir. ito. Thank you po. Thank you. I know it's a very unholy hour at saka medyo Wala po. malapit na po ang Pasko, so medyo lahat busy na. Kaya mabuti na Thank lang you, at sir. nag-yes si Allen dito. Allen, Yes, thank you din po, sir. say bye-bye to our viewers. Thank you, everyone. Thank you po. Sige, maraming salamat. Maraming salamat po.